Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon, sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating dibusyon, purihin ng Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba pong Jesus at Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, unang Biyernes sa buwan ng Setyembre, araw ng mga diboto, araw ng ating debosyon, araw ni Jesus Nazareno. Ito po ang araw na kung saan tayong lahat ay nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa laban sa Panginoon. Araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang lahat ng ating mga panalangin at ating inaakyat ang pagsusumamo ng ating puso sa Diyos. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginaganap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat iyong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kaniyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa puon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak at walang makakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sinimula natin noong Linggo yung tinatawag nating Bear Months. Muli na namang na-excite ang karamihan sa atin dahil ngayon pa lamang medyo at paunti-unti na nating nalalasap ang halimuyak ng Kapaskuhan. Hindi lang nga hangin ang ating nalalasap, kung hindi ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Pagbukas ko noong Linggo ng aking Facebook, muling dumungaw sa aking wall si Jose Marichan. At sa napakahabang panahon, ay muli kong narinig yung talaga namang nai-excite yung bawat isa sa atin, yung awiting Christmas in our hearts. Kilala ang mga Pilipino na isa sa pinakamasaya at may pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kaya naman kahapon ay nagbalik muli sa aking alaala yung aking kamusmusan o pagkabata. Naaalala ko, kasama ko ang aking mga kapatid at nanay, nagpupunta lagi kami sa mall o kaya sa department store kapag bumibili ng mga bagong damit na aming isusuot sa araw ng Kapaskuhan at bagong taon. Marahil halos lahat sa atin nais magkaroon nang bago sa darating na Kapaskuhan. Bagong damit, bagong sapatos, sa mga kababaihan, bagong hairdo, bagong kasangkapan, bagong laruan, bagong bahay, bagong sasakyan,
at iba't ibang mga bagong kagamitan. Ngunit alam niyo ba mga kapatid, kung babalikan natin ang ating ebanghelyo sa araw na ito, maliwanag ang nais nitong iparating sa atin. Nais nitong magkaroon din tayo ng bago. Ngunit hindi bago sa material na aspeto, ngunit isang bagong puso. Ito ang tunay na pagbabago. Tinutukoy dito, hindi ang pagbabagong pisikal, hindi ang pagbabagong material, kung hindi ang pagbabago ng ating puso at kaisipan. Sabi nga sa ating ebanghelyo, sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid kay Kristo? Ibig sabihin, pag sumikapan natin na magkaroon ng pagbabago mula sa masama patungo sa kabutihan, ang pagbabago ng maling kaisipan tungo sa tamang pag-iisip, at pagbabago mula sa madamot na kalooban patungo sa isang mapagbigay at bukas palad na puso. Pag sumikapan natin na magkaroon ng totoong bagong buhay. Alam niyo po, minsan naglalakad ako sa isang kalsada, may narinig akong mag-asawang nagtatalo. Hindi po marites ito, no? Kasi pinakinggan ko yung pagtatalo nila. Ang sabi ng asawang babae sa kaniyang asawang lalaki, ikaw talaga ang tamad-tamad mo. Wala ka nang ang trabaho, higa ka pa ng higa, kaya hindi tayo umaasenso. Ang tamad mo kasi, ang style mo bulok. Wala ka talagang pagbabago, hindi ka na talaga magbabago. Ito yung sinabi ng isang nanay na galit sa kaniyang asawang walang trabaho. Mga kapatid kay Kristo, sa mundo natin na punong-puno ng paghahangad, pag-aasam at pagnanais, wala na ba talagang pagbabagong hinahangad ang ating mga puso? Napakasakit maranig kung pagsasabihan tayo na wala na tayong pagkakataong magbago. Sa totoo lang, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating mga pansariling kakayahan lamang. Totoo naman na ang pagbabago hindi madali. Kaya kinakailangan natin una't higit sa lahat, grasya ng Diyos. Kahit gaano kakagaling, kahit gaano kakayaman, kahit gaano kakatalino, hindi mo magagawang magbago ng tuloy-tuloy. Ang pagbabago nagsisimula sa grasya at pagpapala ng Diyos. At tayong lahat, nakikipagtulungan tayo sa biyaya at grasya ng Diyos. Nakikipagtulungan tayo sa kaniyang awa upang ang tunay na pagbabago maganap sa ating puso't kalooban. Ito ang pagbabagong hinahangad ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga, naway sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, gustuhin natin sa ating mga sarili, tanggapin natin, pilitin natin na tayo ay magbago, at simulan natin ito sa pamamagitan ng pagkilos.
Kaya naman kung inyong narinig sa unang pagbasa, anong sinabi dito? Tayong lahat, lingkod ni Jesus Nazareno. Tayong lahat, katiwala sa hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat nating palagay sa ating mga sarili. Kaya nga bilang lingkod, dapat maging tapat tayo sa Panginoon sa bawat kilos na ating ginagawa. Tayong lahat, inaasahang magbago at isabuhay ang mga aral at turo ni Jesus Nazareno at sundin ang lahat ng kanyang iniuutos. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan, bawat isa sa atin binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Makipagtulungan tayo sa kaniyang awa at grasya. Hindi po nauubos ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero, huwag naman sana natin itong abusuhin. Nais ng Diyos na magbago tayong lahat sa simpleng kadahilanan dahil mahal niya tayo. Paghandaan natin na magkaroon tayo ng tunay na pagbabago, na magkaroon ng puwang ang Diyos sa ating buhay upang panabuguhin tayo sa ating mga maling pamamaraan, baluktot na pangangatwiran at masamang kinaugalian. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hangad at nais ni Jesus Nazareno, magbago ka sa iyong lumang buhay at tanggapin mo ang isang bago at banal na buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati
sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, ang mga pamilyang nagugutom, walang makain at naapektuhan ng bagyong Enteng. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanang ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay. Biyayang panoob mo ay aming inangalay, aming hining pagpapalad, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, mapupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang halal mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo. Upang kami ay mabuhay. O Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo ng mapawin ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Inayo sa lahat ng masama, aawakan niyo po kami. Umaasa po
sa rindo. Patnubayan niyo po at nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para po sa Disasters and Relief Fund na ipinagtutulong po ng ating simbahan sa mga naapektuhan po at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiliya. Mga kadeboto, ating pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina at ilike at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tingnan pong mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Ang Facebook accounts, YouTube account, Instagram account, Thread accounts, XO Twitter accounts, TikTok accounts, at maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na po sa YouTube kung saan palabas ang mga lumang videos ng ating misa
o galing po sa ibang pangsimbahan. Ipalaganap po natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto, at sa lahat ng ating mga online viewers. Maraming salamat po sa walang patid na pagtulong at pag-aabot ninyo ng mga donasyon at suporta dito sa Quiapo Church. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga tulong, donasyon at pagbibigay ng mga ayuda tulad ng mga bigas, kape, dilata at noodles na siya namang ating iniaabot, itinutulong at ibinabahagi sa ating mga kapatid na nasalanta, nangangailangan, naging biktima ng mga trahedya at sakuna, lalong-lalo na ang nakalipas na bagyong Enteng. Tunay ngang ang ating pagdidibusyon, tinuturuan at tinutulak tayo upang magmisyon at magmalasakit sa ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan, hangad at nais ni Jesus Nazareno ang tunay na pagbabago sa ating puso't kalooban dahil mahal niya tayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus de Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarmal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin.